Ito pong awitin na ito ay pumapatungkol sa ating mga mananampalataya na ito sinusubong ang ating mga pananampalataya na kung tayo ba ay tatanggap lang ba ng puro tagumpay o kabiguan. Dito susubong kung tayo ba ay sumusuko o patuloy na papatuloy sa Panginoon sa kabila ng binibigay ng pagsubong. Ang awitin po ito ay para sa ilagay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapala lagi niyang kalong ngunit kung may lusa at may kalungkutan di na ba kay hirap ang siya'y pasalamatan. Sana daramang paghihirap ng puso, ngunit ang pangako niya'y huwag kang manitimpin. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata ay kanyang papahirin. Paghihiram ng sa'y kanyang papawi. Sa lahat ng sandali siya'y pasalamatan, buhay man may tagumpay o may kabiguan. Pangako ng Diyos ay lagi mong panghawakan, paghihirap ng puso'y kanyang papawi. Dahil ang pangako niya'y huwag kang maninimpin. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata ay kanyang papahirin. Paghihirap ang puso'y kanyang papawi. Paghihirap ng puso'y kanyang papawi. Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Huwag daw maninimdim. Ano yung maninimdim, brad? Huwag maghina. Magkikimkim na malulukot. Malulukot. Ibang lalim na Tagalog. Talaga naman. No? That is true. No? Hindi naman talaga tayo dapat malulungkot, magugulimianan. Have faith in the Lord Jesus Christ. No? Have faith in God. Even in the time of Joshua, sinabi na rin ng Panginoon yan sa kanya. Doon sa Joshua chapter 1 verse 19. Tingnan mo nga, brother. Joshua chapter 1 verse 9. Have not I commanded thee, be strong and of good courage. Amen. Be not afraid, neither be thou dismayed,
For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Amen. Ang Diyos ay kasama natin. In fact, God is already in our heart through the Holy Spirit. Holy Spirit is God. Amen. Kahit saan tayo mapunta, kasama natin ang Diyos. Amen. Napapansin niyo kayo na iniingatan tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi may Diyos tayo. Amen. That's right, amen. Hindi tayo dapat maninimdin. Hindi tayo dapat maghulimihanan. Hindi tayo dapat mag-iisip. Because we already have God in our heart. Amen? Amen. Parahin ang Diyos. Tayo tumayo mga kapatid. At bubuksan natin ang ating Biblia, salita ng Panginoon, in the book of Matthew chapter 9. Verse 9 up to verse 13. Okay. Basahin ko, sundan niyo na lamang mga kapatid, before we pray. Ang sabi diyan, Jesus calls Matthew. Sino si Matthew? Matthew is one of his apostle. Si Matthew, another name of Matthew is Levi or Levi, no? He is a tax collector. Ang sabi diyan in verse 9, and as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he said unto him, follow me, and he arose and followed him. And verse 10, and it came to pass as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, why eateth your master with publicans and sinners? And verse 12, but when Jesus heard that he said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but to sinners, to repentance. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this time, Panginoon, as we go through on our main preaching. We pray to you, God, forgive us, O Lord, from all our sins, and cleanse us, O Father, from all our unrighteousness. Today, through the Holy Spirit of promise that dwelleth in us, we are praying to guide us and to help us to understand thy words so that we may be able to apply them in our lives, and your words is alive in our life. We are praying, O God, to always secure this place. Natanim po kami dito. Pagpalain niyo pong bawat isa and also our families. In all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. Bumuko na po kayo magpapalit. Matapos ni Hesukristo, nung bumalik siya sa Capernaum, doon sa siyudad niya, din sa lugar niya, remember that he found such a kind of faith and not in his lifetime. Nakita niya ang pananampalataya noong isang taong lumpo. Alright? Born of four meaning buhat-buhat ng apat katao. No? So, at pagkatapos noon ay talagang dinaan nila doon sa bubog at binaba nila doon sa harapan ni Jesucristo. So, Jesus Christ was fascinated their faith, and so the Lord Jesus Christ stated and declared that a man who is sick of palsy or a paralytic man will be healed or will be made whole by saying that he was forgiven of his sins. Amen? Bakit sinadya ni Jesucristo po yun? Dahil ang mga audience niya at the time was a doctor of the law. Talagang may mga posisyon, no? And alam niyo naman, ang mga Hudyo, ang pagmamayabang nila, mga sons of Abraham daw sila, no? So the Lord Jesus Christ is making it a point
to show them that He is God. Because God only can forgive, but can forgive sins. Amen? Ang Diyos lamang makapagpatawad ng kasalanan eh. Hindi naman tao eh. Kung tayo nagpapatawad, ibig sabihin, pinapatawad natin ang tao na nakasala sa atin because the forgiveness, the word forgiveness originated from God. Amen. Pag hindi ka mga magpatawad sa iyong kapwa, eh, hindi ka patawarin ng Diyos. Pag nangingi ka ng patawad sa iyong kasalanan, yun ang mahirap. Tama? Amen. Now, at this point of time, brethren, he calls Matthew. Matthew or Levi. Anong profile nito ni Matthew? Si Matthew, mga kapatid, he is a Jewish tax collector. Ang Jewish tax collector is called publican. Yan ang tawag niyan. And he is in the lineage of Levi. At itong tawag ito, may pinag-aralan talaga ito. Paano kayo lagay dyan sa BIR kung wala kang pinag-aralan about accounting? At alam niyo na kung pag BIR pinag-usap. Ano, Brad? Pupunta niyo mga BIR, mga laking chat siguro. Tapos hihingiin na yung mga balance sheet mo, mga invoices mo, record na nga mo, bookkeeping mo dyan. Ganun, may mag-account. Oh, Allah. Ah, ano to? Question up dito. Sure, ano ito? What? Ganyan kakapal ba, no? Alam mo, yung mga Jewish tax collector, inassign po yan ng mga Roman government. Alright? Alam mo naman na pagka-tax na pinag-usapan sa panahon ni Hesus Kristo, talagang makikita niyo na ang ginagawa ng mga tax collector, pinapayaman yung mga sarili nila. Ganun man ang mga tax collector. Tapos pag mag-charge sila, over. Di ho ba? Overcharge ba? Grabe, no? Talaga itong mga tax collector na to. And that is why they are publicans and they were hated by the Jews. Yan! Galit yung mga Hudyo sa kanila. Bakit? Eh, grabe naman kasi kung pumatong ng mga tax, excise tax, sin tax, ano pa ba? Bad tax, sala, kung ano-anong tax na yun, pinapatong sa'yo, parang pag talaga naman, oh. Tapos magugulat ka na lang, may utang pa ang Pilipinas, tapos ang laking utang, tapos wala naman proyekto. Kaya tuloy ang ating sandatahang lakas, nga, oo, bumbahin lang ng water cannon, naatras na. Bakit? Kasi nga. Ay, Brad, alam mo, gobyerno ng Pilipinas, mayaman ang Pilipinas, Brad. Pero dahil sa mga kurakot na gobyerno, walang mangyari. Oo. Tapos, pag sabihin mong mga kurakot itong mga ito, nagagalit. Oh, hindi, ganun. Nagagalit mo naman mga yan. Pag ginaano ng kurakot, oh, nagagalit sila kasi daw hindi sila kurakot. Talaga naman, yung mga sinungaling. Kazab, kung mga Arabic pa. Oh, ay, nako. Lokohin. Tayo lang pinagluloko ng mga yan. Oh, binubuto natin. Binibigyan lang tayo ng 1,000. 1,000 lang pala ang bayar ng boto mo. Kapatid, tingnan niyo si Levi. Tingnan niyo si Matthew. And Jesus passed forth from thence and he saw a man named Matthew sitting in the receipt of custom. Grabe, no? Tuloko. Bro, pag ikaw umupo sa custom, bro, talaga niyaman mo. Kasi ang grabing pera talaga, labanan ng pera sa custom. Sa custom talaga. Oh, grabe. Kahit paanong scanner na ilagay mo dyan. Oh, kahit ano pang scanner na basta kay ang nakaupo. Oh, sabihin man ang mga brand ng tawag tayo, mga kontrabando, yung mga may-ari ng kontrabando sa labas ba? Anong gusto mo? 1 billion o life mo? Di sino ba naman custom na hindi papayag na ako? 1 billion o kay buhay mo? Wala ka ng pera, mamamatay ka pa. Kaya galit ang matawad dyan, sa totoo lang. No? Pero dito si Matthew, mga kapatid, when Jesus Christ called him to be his disciple, later on, he will become an apostle. Sabi ni Jesus Christ, follow me. Iwanan mo yung iyong rangya ng buhay mo. Nasa custom ka. Siguro nakita ni Jesus Christo na ikaw. Grabe, gagamitin kita. Dahil after all, ang nakikita ng Diyos sa buhay mo, kapatid, ang puso.
ang nakikita ni Hesukristo kay Matthew, ang puso ni Matthew. Hindi yung pagiging kolektor niya ng pera. Hindi yung pag-kolektor ng mga buwis ang nakita ni Hesukristo. Kundi ang nakita ng Diyos, mga kapatid, yung puso ng taong ito. Ganyan pumili ang Diyos ng leader. Do you believe, pag wala na ako dito, pipiliin ng Diyos yung magaling? Ano sa tingin nyo? Ang pipiliin ng Diyos, yung may puso, tandaan yan. Alright? Iwanan mo yan ang maging tax collector mo. Ang ganda ng buhay mo. Iwanan mo yan. Siguro, ang makakapatid, the cost of following the Lord Jesus Christ, unang-unang pamilya mo. Bakit ka sasama dyan? Ano ipapakain mo sa amin? Ano ibibili mo namin ng laptop namin? Ano ibibigay mo sa amin ng iPad namin? Ano ibibigay niyo sa amin ng pang-gaming na laptop na yan o ganito, ganyan? Anong ibibigay mo sa amin? Wala na. Anong allowance namin ngayon dyan? Anong ipapakain mo sa amin ng Jollibee? McDo o Chowking? Albaik. Ano, pakainin mo kami ng kamote? Nagaling na kami dyan. Pagbihira, hindi mo alam ang sarap ng kamote. Hinahanap-hanap ko yan ngayon. Dahil, grabe sugar. Oh, mata ko nga pagkabatid, ang sakit na. Sabi ko, pag ginalaw ko yung mata ko, ba't ang sakit na? Hindi ko maintindihan. Sabi kasi ng doktor, damage. Actually, yung mata mong kaliwa, damage na. Hindi na pwedeng operahan yan. Until ano na yan, diretso na yan. Pagka nasira na yan, huwag mo na ipa-opera yan. Wala yan. Walang mangyayari. Sabi ko, ganun ba? Masikta, pinaginaganon. Ginaganon. Oo. Hindi katulad sa isa, kanan, wala. Walang problema eh. Ang kanan, kaliwa mo, damage na. Oo. Masakit na talagang katawan. Matanda rin, malapit mong 50 eh. Ano pa ba hinahanap mo? Oo. Follow me. Sabi ni the Lord Jesus Christ. And look, mga kapatid, how Matthew responded. Paano nag-respond si Matthew? Aba, iniwan na kanya. He arose and followed him. Did Matthew question God? Teka lang, Lord. Hindi ba katulad nung nakaraan ba na, teka lang, Lord. Uuwi mo na ako kay ilibing ko muna yung tatay ko. Di ba ang sagotin sa Kristo, let the dead bury the dead. Yung iba doon sa panulat, talagang nagdahilan pa eh. Lord, kakakasal ko lang. Handimon pa ako. Mayroong isa, Lord, kabibili ko lang ng oxen. Ano susubukan ko man ito? Oh, malakas ba talaga? Lord, mayroon akong biniling lupa. Ah, titingnan ko kung maganda bang return of investment. May ROI ka pang nalalaman. Yun. Oh. Si Matthew, mapira na ito at nung sinabihan ni Jesucristo, sumunod ka sa akin, sumunod agad. Walang daming sinasabi. Iniisip niya, patay ako sa Roman government nito. Patyon siguro ako nito. Papatayin ako nito. Mga kapatid ko, mga pamilya ko, siguro titirahin ako ng mga to. Yung anak ko nag-aaral, siguro bibirahin ako nito. Sino pa? Yung mga religious persecutor. Nako, yung mga religious na ito, yung mga Pharisee, yung mga Sadducee, siguro iinit ng tingin sa akin. Di ho ba? Yung mga ka-berks ko siguro sa inuman dyan, baka mamaya titirahin ako nito, bakit hindi na ako pwedeng uminom kasama nila? Mga ganun ba? Kung Brother Ryan ba, kapanalig mo naman yung mga yan dati, ngayon, hindi na, magagalit talaga sa'yo yan. Si Satan. Grabe ano. Tingnan niyo mga kapatid, hindi iniisip kung anong oposisyon na darapnang ni Matthew. Yet, he followed the Lord Jesus Christ. He left his work, being a tax collector, being a BIR, being a CPA man. Maraming pira sa accounting. Bakit? Numero ng trabaho. At yung akakulang yata yung trabaho sa numero ng walang pira. Pira. Ewan ko na lang. Sumunod siya, mga kapatid. Sumunod si Matthew kay Hesukristo. Without any question, without any doubt. Why? Because he have faith in the Lord Jesus Christ. And in verse 10,
And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house. Siyempre, pumasok siya doon sa bahay ni Matthew. Kung hindi man, nandoon siguro sa magandang bahay na pasok. Abay, pumunta ang mga publikan. Sa mga publikan, mga kapatid, sabi ko sa'yo, mga tax collector yan eh. Siguro dami nito, uy, mga ano to, mga junior accountant, mga senior accountant to, mga auditor, mga nandoon na. Kumain kasama ni Jesucristo. Galit nga ang pareseyo dyan eh. At saka masado siyo eh. Galit ka sila dyan eh. At hindi lang kay mga publikano ang pumunta kasi kasama ni Jesucristo kumain. Abay, ang mga makasalanan doon din. Andoon yung mga sabungiro, andoon yung mga siguro babaero, andoon yung mga ano pa ba masasabi mo? Mga nag-online sabong, nandoon na siguro. Ala, sino pa? Sabihin na, mga birdogo, mga snatcher, mga hold-upper, rapist, sabihin na, lahat. Itong mga tao nitong cold sinners, makasalanan, pero ang mga puso niya, mga kapatid, kilalang kilala ni Jesus, kitang-kita ni Jesucristo na kahit makasalanan itong mga ito, pero paghanda itong mag-repent or magsisisi sa kilang ginagawa, katanggap-tanggap pa rin sa Panginoon. And look at them, the Pharisees, they are called self-righteous. Na iniisip, hindi na kailangan nila ang Diyos. Pastor, hindi ko na kailangan ang Diyos. Bakit? Pinagpala ako. Lalapit lang ko sa Diyos pag may kailangan ako. Nakita niyo yan, mga kapatid? Itong mga Pariseo, sabi ba naman, oh? Sabi ng mga Pariseo, uy, siguro binulungan ni ibang mga disipulo, si Andrew, si Philip ba? Uy, ano? Ano yung hamon ninyo? Bakit? Tingnan mo yun, kasama kumain yung mga makasalanan ng mga publiko. Ano ba klaseng hamon niya? Hudyo yan eh. Eh bakit ganun eh? Dapat ang mga Hudyo, walang pakikihalibilo sa mga makasalanan, mga pakihalibilo sa mga sinner, mga publikano. Ganyan, dapat malinis ang budhe. Ang bihira. Mga Pariseo talaga, tuluyin natin ito eh. The sinners and the publicans, the tax collectors, they need spiritual healing. They need salvation. They are poor in spirit. Jesus find the recipient through these people. Nakakita siya ng isang mga tao na handang tumanggap, mga puso na handang tumanggap sa salita ng Panginoon. Hindi katulad ng mga Pariseo na to na kahit anong preaching ni Jesucristo, hindi talaga papasok sa tenga. Di ba, may papasok daw sa tenga, tapos lalabas kabila. Sa kanila, hindi talaga eh. Papasok sa tenga, wala talaga eh. Mayroong tutuloy na pakalaki, hindi makapasok. Ano ba sinabi mo? Nakikita ninyo? Ano bang sinabi mo, the Lord Jesus Christ? Kitang-kita ang kapangyarihan ginawa nila. Pero bulag-bulagan. Naririnig naman na kung paano si Kristo nagbuhay ng patay, ganito ganyan. Na dinideclare na siya ay Diyos, hindi pa rin nila maintindihan. Kaya alam mo ang nangyari. Ayan, suffers na tuloy ngayon. Sino kalaban la? Hamas. Yan. Yan ang nangyayari. Pero itong mga makasalanan na to, handang tumanggap to kay Jesucristo. Bakit? Kita ni Jesucristo eh. Ano bang sinabi ni Jesus Christ doon sa 12? But when Jesus heard that he said unto them, nung marinig ni Jesucristo ang sinabi nila, kahit pa pabulong-bulong pa kayo dyan, kahit pa mag kindat-kindatan kayo dyan, alam kong puso ninyo. Bakit? Si Jesucristo ay Diyos eh. He is all-knowing. All-knowing meaning omniscient, omnipotent. Omniscient meaning all-powerful. Omnipotent. Baliktad-baliktad eh, Brad. Basta he is all-powerful. All-powerful. All-knowing. And omniscient, omnipotent. And ano yung isa? Omnipresent. Omnipresent everywhere. Alam ni Jesucristo ang puso ng bawat isa. Alam ni Jesucristo kung ano iniisip mo. Sabi nga ni King David, through my down sitting,
sa kung ano man gagawin, alam na alam ang puso ko. Kaya hindi mo pwedeng lukuhin ng Diyos eh. Hindi mo pwedeng i-outsmart ang Diyos. Hindi mo pwedeng iisahan ang Diyos. Hindi mo pwedeng lamangan ang Diyos. Kahit nilalamangan mo siya palagi. Ang Diyos, hindi manalalamang yan eh. Kaya anong pronouncement ni Jesus Cristo against the Pharisees? Kayo? Mga self-righteous kayo? Kaya ano sabi niya? They that be whole need not a physician. Ang meaning ng whole need not a physician, kapatid. Ang whole na tinutukoy dyan, because the Pharisees are self-righteous. Para bang ang kaligtasan nila ba? Binabase nila sa kanilang sarili na, ay, anak kami ni Abraham. Tingnan natin mayroon. Bakit? Si Abraham ay aming forefather. Si Abraham ay aming patriarch. Ayan mo mga ano to. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, yung mga magaling na, hindi na kailangan ng doktor dyan eh. Kundi yung mga may sakit ang kailangan ng doktor. Bakit? Si Jesus Cristo ay doktor at siya ang magpapagaling sa mga may sakit. May sakit tulad ng spiritual sickness. Itong mga ito, mga makasalanan at publikano, yet their heart is ready for repentance. Pero ang mga self-righteous, itong mga ito, ay hindi na kailangan ng doktor dyan. Hindi na kailangan mo, ayaw gumaling ng mga yun eh, kahit may sakit yung mga yun eh. Oh. Kaya nga ang sabi ni Jesus Cristo, dahil ang pagkasabi ng isang patalinghaga, kaya ang pagsabi niya sa 13, go ye and learn what that meaneth. Umayo kayo, umalis kayo, pag-isipan niyo kung ano ibig sabihin ng sinabi ko. Sa mga mananampalataya, mga kapatid, mabilis maintindihan yan. Amen. Remember that the Lord Jesus Christ is always telling parables. He is always telling kung ano ang ibig sabihin. He is always telling figuratively na ang ginagawa ng iba, ginagawa lang literal. At this point of time, sabi ni Cristo, malas ka, isipin niyo kung ano yung sinabi ko. Bakit? Kasi ang sabi niya, I will have mercy and not sacrifice. Ang gusto ko, habag. Ibibigay ko ang aking habag sa taong gusto ng habag. Alam niyo ang habag? Ano yung habag? Awa. Pag habag ang term na gagamitin mo, medyo malalim yan kaysa awa. Ang awa, medyo ano-ano ka pa eh. Pero pag habag na pinag-usapan, it is gain from God. Ang English term niyan, mercy. That's right, man. Nakita ninyo? Bakit gusto niyang mercy? Bakit ipag gusto niya pakita ang kanyang being merciful? Ayaw na ng sakripisyo. Kasi ang mga Pariseo, mahilig yan mag-sacrifice. Ay, tinuturo sa amin ang Old Testament. Sabi ng Moses Law, magkaroon kami ng sin offering. Sacrifices. Ganito, ganyan. Ayaw ng Diyos yun eh. Ang gusto ng Diyos, panampalataya mo. Bakit? Ang sakripisyo, by way of the law of Moses, nung dumating si Jesus Cristo, abay, anong bearing niyan? That's right. Anong gamit ng batas ni Moses nung dumating na si Jesus Cristo? May gamit ba? Wala. Sabi ko, Hebrews, banish away ngayon. Bakit? Anong ginawa ni Jesus Cristo? Ipinako ni Jesus Cristo yan. Kasama niya doon sa krus. Alam niyo ba yun? In the book of Colossians? He is blotting out the ordinances and the right and writings and contrary to us, blotting out and nailing it to the cross. Tama? Kaya ayaw niyang sacrifice. Ano sacrifice sinabi mo? Inutos mo ni Moses, sakripisyo. Aw, ganun ba? Ah, gusto ko ng kahabagan eh. Alam niyo ang habag? Yun bang tao na helpless? Walang kakayanan ba? Nakita niyo niya? Pag isang tao helpless, walang kakayanan, biyaya na lang ng Diyos ang mabubuhay dyan. Oo. Oh. Naunawaan niyo ba yung salitang mercy? Naunawaan niyo ba yung salitang helpless? Kaya merciful ang ipinakita ni Jesus Cristo, hindi sacrifice. I am not come to call the righteous, but sinners.
to repentance. Amen. Isang repentance ang kailangan ko, isang genuine na pananampalataya, isang genuine na salvation, isang genuine na repentance, meaning turning away from your sins and following God. That is how faith works. That is biblical repentance. Turning away from your sins and looking unto God. Anong ginawa ni Jesucristo? Namatay sa krus, inilibing, nabuhay na mamuli. Pananampalataya ng mga ginawa niya. Looking unto Jesus Christ. Amen? Amen? That is biblical repentance. Pero itong mga Pariseo, ang ginawa ng mga Pariseo, alam mo, tingnan nyo doon sa Book of John. Sa Book of John, sa Book of John chapter 8, tingnan natin. Ito mga ito talaga eh, wala eh. Bakit kaya matigas ang puso ng mga Diyos kay Jesus Christ? Alam niyo, ang sabi ng Panginoon doon sa Isaiah chapter 49 verse 6, ano sabi ng Panginoon? Sa Isaiah chapter 49 verse 6, ito ang disenyo ng Diyos sa mga Hudyo. Take note, brethren. And He said, it is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob. Ang sabi ng Panginoon, ang mga Israelites are the servants. The servants for God. The servants for God. To raise up tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. At binigyan pa sila ng isa pang assignment, kapatid, ang mga Hudyo. I will also give thee for a light to the Gentiles. Binigyan ko kayo ng isang assignment, ng homework, ng task, ng responsibilidad, ng duties, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang magiging ilaw sa mga hintil. Ibig sabihin yan, sa sunod ng mga talata, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Kayo ang magdala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hintil. Yan ang assignment nyo. Yan ang responsibilidad nyo. Pero anong ginawa ng mga ito? They reject the Lord Jesus Christ in the book of Acts chapter 13, verse 46. Acts chapter 46, chapter 13, verses 46 to 48. Anong sabi? Anong sabi dyan ni Apostle Paul? Then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. Kinakailangan ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, masasabi muna sa inyo, mga Israelites. Mga Israel. But seeing ye put it from you, inilayo ninyo at nireject ninyo ang salita ng Panginoon, anong mangyari sa inyo? Ye judge yourself unworthy of everlasting life. Kita nyo. Kayo daw, kung sabihan kayo, wala kayong kwenta, ingrato kayo, hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kita nyo yan. Kapatid, pag ikaw daw pagsabihan daw ng Diyos na yun, ikaw hindi karapat-dapat sa kaligtasan. That is why, ano nangyari? Law, explosive, we turn to the Gentiles. Yes. Grabe. Kayo ang ambasador ng kaligtasan sa mahintil, hindi nyo ginampanan. Kaya tayo, sabi ni Apostle Paul, we will go to the Gentiles. Ayun na kami pakinggan, eh. Dito tayo. Pinapakita lang talaga na pagka isang tao, isang lugar, hindi na karapat-dapat sa iyong pagpupunyagi. Hindi na karapat-dapat sa iyong pagpapagal. Pwede maghanap ng iba yan.
Tandaan ninyo. Halimbawa, ang pastor, pag nabibigatan na sa church, na, mag-resign yan. Maghanap ng iba yan. Bakit? Para na kayong presiyo eh. Yun ang mahirap, kapatid. Masaklap yan. Biblical yan. Pag isang church nagiging grief, nagiging pasakit na sa pastor nila, bibigay yan. Hindi yan mga superman. Pag bumigay yan, ha, wala kayong pastor. Para ganyan lang yan. So, ganun yun. Biblical yan. Yan ang sinasabi natin. Tingnan natin doon mga kapatid sa John chapter 8. Itong mga hudyong ito, mga parisiyong ito, mga ano to eh, mga tingnan natin. John chapter 8 verse 32. Diba? Alam mo naman sa 8:32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Ang ganda na sinabi ni Jesus Cristo. No? Sa harap, alam mo, harap ni Jesus Cristo, mga parisiyo eh. Sino yung truth? Sino yung truth? Si Jesus Christ, tama? Yes. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Yan ang sabi niya. So yung binanggit niya dyan, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman mo ang katotohanan. Ang katotohanan si Jesus Christ eh. Sa pagitan ng Biblia. Tama? O, ang salita, si Jesus Christ din yun eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God! Amen. Tama? And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. In verse 33, tingnan niyo. They answered, tingnan mo talaga itong mga audio. Tingnan mo ang sagot nila. They answered him, we be Abraham's seed. Ah, ito ang pinagmamalaki nila. Kaya sabi ni Jesus Christ, itong mga whole na ito, mga self-righteous na ito, mga pinagmamalaki nila si Abraham, tatay nila, hindi kailangan mo doktor ngayon eh. Ang kailangan doktor, itong mga may sakit eh. Sakit ba, spiritual ba? We be Abraham's seed and we're never in bondage to any man. Grabe talaga. No? Ibang klase na. Wala talaga. Kaya Abraham daw sila eh. Parang Abraham Accord. Hmm. How sayest you? Ye shall be made free. Paano mo sinabi na makalaya kami? Higi nga. Nagdibate pag mga ewan. Yan ang sinasabi mo. May pagkakaiba ang isang pusong mayabang kaysa pusong mapagkubaba. Nakita niyo? Isang pusong mapagmataas kumpara sa pusong mapagpakubaba. May pagkakaiba talaga dyan. Tingnan mo para sa iyo. Paano mo sinabi na makalaya? Ano ba yung makalaya? Ano ba yung free? Siguro ganun, no? Itong mga ito. Jesus answered them. Sa 34. Ano sinabi ni Jesus Cristo? Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin, and the servant abided. Talon tayo, doon sa 37. Abraham pala ha. Kaya sabi ni Apostle Paul, we turn to the Gentiles. Bakit? Nireject siya eh. Ano sabi ni Jesus Christ 37? I know that ye are Abraham's seed. Alam naman ni Jesus Christ eh, na kayo, mga Abraham's seed kayo eh. Pero itong binanat ni Jesus Christ dito, grabe, grabe ang declaration ni Jesus Christ dito ha. He is trying to point out that he is God dito sa mga tagpong ito. Sa context nito. Ano sabi niya? Oh, alam po, mga Abraham's seed kayo. Oh, pero bakit niyo ako bakit gusto niyo akong patayin? Bakit niyo gusto akong patayin? Because my word had no place on in you. Kapatid, dahil ang salita ng Diyos walang puwang sa mga puso nila. Mga kapatid, minsan pag isang mananampalataya katulad ng parisiyo, that the word of God hath no place in our heart. Mag-ingat ka, mag-ingat tayo. Pag dumating sa punto na ang puso, ang salita ng Diyos ay hindi na mananagana sa atin at hindi na makapasok sa mga puso natin, mag-ingat ka, baka may katayin ka ng Panginoon. Yan ang mahirap. Because my word hath no place in you, kaya ganun kayo. Nireject kayo ng reject sa akin. May mga mananampalataya na nireject ang pastor. May mga mananampalataya na dinidisrespect ang pastor. May mga mananampalataya na ayaw sa church. Why you hate the church? Why you hate us? Ano bang ginagawa namin? Gusto niyo mag-resign ako? Oh.
sabihin niyo lang. Ibibigay ko ng leadership sa iba. Sabi ni Pastor Ray, hindi yan bula na ibibigay mo kahit kani-kanino. Tama ka naman. Ano to? Basketball? Ha? Yan ang sinasabi mga kapatid. I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me because my word hath no place in you. And verse 13. Ibaba mo lang, brother. I speak that which I have seen with my father, and ye do that which ye have seen with your father. And verse 39, si Jesucristo, sinabi, hindi siya nag, hindi, kung anong sinabi ng God the Father, kung anong plano ng God the Father, siya man din ang kanyang tinutupad. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Kung talagang kayo, mga lahi at anak kayo ni Abraham, gagawin ninyo ang gustong gagawin or gustong gawin ni Abraham. Pero kayo, ye seek to kill me, a man that hath told you the truth which I have heard of God. This did not Abraham. Yung mga ginagawa niyo, hindi yan ang ginagawa niya, hindi yan ang gawin ni Abraham eh. Hindi yan ang gawin ni Abraham talaga. Kung kayo mga anak ni Abraham, gawin niyo kung ano ang ginagawa ni Abraham o anong ginawa ni Abraham. Pero hindi niyo ginawa ang ginawa ni Abraham. Gusto niyo kong patayin eh. Si Abraham, nanampalataya yan sa akin! Yan ang ibig sabihin. Bakit? Bumaba ka, bro. But you do the deeds of your father. Kaya nga pagdating sa 44, pagdating sa 44, ano sinabi? Ye are of your father the devil. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning. Murderer yung father ninyo. Sino? Hindi si Abraham. Ang father ninyo, si Satanas. Bakit? Si Satanas gustong pumatay palagi. Si Satanas gustong pumotol. Si isa siyang magnanakaw. Gusto ni Satanas manira. Pero yung iba, pinupuri pa si Satanas ang pagkakaiwan. And abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Yan ang ama ninyo, hindi si Abraham. Grabe, no? Siguro galit-galiti mo. Hindi mo kaso rin. Ano sinabi mong jablo, ama namin? Papatayin ka na namin. O, kita nyo? Gusto mo kang patahin? Tingnan mo. Baba, brad. Tingnan nyo. Di ba sabi lang, 48. Di ba sabi niya, Abraham yung, Abraham father namin. Pero kinuntra ni Jesucristo. Kaya ang sagot ni Jesucristo, then answered the Jews and said unto him, say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil? Well, siguro, ikaw sa Samaritano ka, Jesus, at saka may jablo ka. In verse, baba ka, bro. Sige, bro. In verse 52, ito ang sabi ng mga demonyo. Ah, demonyo, mga parisiyo, mga demonyo talaga, bro. Bro. Then said the Jews unto him, now we know, alam namin that thou hast a devil. Yun, pambihira, ginawa pang si Jesucristo na tuloy ng jablo. Itong mga naniwala sa NIV, parang mga parisiyo yan. Bakit? Si Jesucristo kasi sa kasatanas, magkapatid, doon sa NIV, doon sa Bukong Bisaya eh. Pambihira, mga demonyo talaga itong mga doon. So, Abraham is dead, sabi ng mga parisiyo. Abraham is dead and the prophets, and thou sayest, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Patay na si Abraham. Bakit mo sinano sinasabi mong buhay pa dyan? In verse 54, Jesus answered, sige bro, sige pa. Tingnan mo sa 56. Dito,
kung Abraham's father kayo, kung may Abraham's kung may father kayo na Abraham, hindi niyo alam na si Jesus Cristo, si Abraham, sabi ni Jesus Christ, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Kita mo yan? Yan ang pananampalataya ni Abraham sa darating na Misaya. Nakita na ni Abraham ang pagdating ni Jesus Christ, kapatid. At siya'y nanampalataya. At siya'y naniwala dyan. At masaya siya. Pero mga presyo, tingnan mo. They claim that they are fathers and they have father Abraham. And yet, they want to kill Jesus Christ, the Savior. Pero itong mga hindi mawawala ng argumento. Ang sabi ba naman, the Jews said unto him, thou art not yet 50 years old. Wala ka may 30 anos ka pangalan eh. Paano mo nasabi na nakita mo na si Abraham? At nakita ka ni Abraham? Grabe naman, sinungaling ka ba? Bakit? Eh siya nga eh, Diyos eh. He existed even in the old times. Jesus said unto them in 58, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Itong declaration na ito, kapatid. Itong declaration na ito, ito ang magpapatunay na si Jesus Cristo, sinabi niya na siya ay Diyos. Amen. Napakaliwanag na sinabi niya na siya ay Diyos. Pero ang mga ito, yung mga tatlong grupo na hindi niwala ni Jesus Cristo na siya ay Diyos, mga bubo siguro talaga yung mga yan. Iwan ko pagkamangmang kuloy. Ano ba naman? Pag sinabi ni Jesus Cristo, Pastor, paano mo nasabi na sinabi ni Jesus Cristo na siya ay Diyos? Yung salitang I am. Amen. Ang I am doon sa Exodus chapter 3, verse 13 to 15. Tingnan natin kung anong kahulugan ng I am na yan. Exodus 3, verse 13 to 15. And Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, inutosan siya eh. Ikaw ang pupunta doon sa Israelites to redeem them or to save them from the bandits of Egypt. Ikaw ang gagawin kong mag-guide sa kanila patungo sa promised land. Ang sabi agad ni Moses, tingnan mo naman, pupunta na ako doon sa children of Israel. At sabihin ko sa kanila, the God of your fathers hath sent me unto you. Ang Diyos ng iyong ama, si Abraham, Isaac, and Jacob, inutusan ako na ipadala sa inyo. And they shall say to me, magsabi sila sa akin, what is his name? What is the name of your God? Parang Indian lang, no? You don't know the name of your God? Ayun yung TikTok na yan. Pambihira yung TikTok na yan. Siguro nakita niya yan, TikTok. You don't know the name of your God? Ayos lang. Ang sabi agad ni Moses, mga kapatid, ano sasabihin ko? And they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? Ano sabihin ko sa kanya? In verse 14, and God said unto Moses, I am that I am. Yan ang sabihin mo. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. I am, ang meaning ng I am sa Hebrew language, kapatid, is Yahweh or Jehovah in English. In English is God. That is the meaning of I am. Kita niyo? Ang kahulugan ng I am, in the Hebrew text, Yahweh. In English, Jehovah or God. Balik tayo doon sa John chapter 8. Doon sa dulong mga versikulo. Pagdating sa 52, oh, and then sa 53, 54, I'm sorry, and in 55, ano ba yan? 59, I'm sorry, 59 pala Brad. Anong ginawa nila? Nung sinabi na I am, that I am,
Alam mo ginawa anong ginawa ni ano ano ginawa ng Apareso? Then took the apostles. Pambira ka, bakit mo ginawa mong equal ang sarili mo sa Diyos? Hahampasin ka na namin, papatayin ka na namin. Grabe na. Bakit? Kasi dineclare na ni Jesucristo dyan, na siya ay Diyos. Pero itong tatlong grupo na ito, Diyos niya, dami naman Diyos, Jesus, Diyos, naman Diyos, Jesus. Eh, demonyo nga, kilala si Jesucristo na Diyos. Eh. Itong mga ito, mas magaling pas demonyo. Eh. Ibang klase talaga itong mga buboy. Ang gagaling, no? Ang gagaling pa naman magdebate ang mga yan. Pag hindi ka alam sa ito, pag hindi ka aral sa Biblia, pambihira, bibitagin ka ng mga yan. Di ba, brad, si Jesucristo nung nakakot sa cross, di ba umiyak siya doon? Ay, mga ganun-ganun pa yan. Ay, alam ko na yung tinutokoy mo. Ano ba naman yung versikulo? Maghanap ka naman ng malalim na argumento. Kasimple lang sagutin niyan. Siyempre, umiyak si Jesucristo, naawa siya sa mga ito. Eh. Dahil itong mga ito, pinako siya. Eh, na wala siyang kawawa man ang papako kay Jesucristo. Grabe, greater damnation. Buti ko na nampalataya kay Jesucristo yun. Eh. Hindi eh. Madali ba? Can you imagine kung nasa impyerno na yung mga yon? Can you imagine kung ano ang paghihirap ng nasa impyerno? Tormented day and night. Nagmakaawa nga si kining rich man doon kay Father Abraham, doon sa kay Lazarus. Ipadala mo si Lazarus dito, Father Abraham. Isaw-saw ang kanyang daliri sa tubig at palamig. Ba't ayaw mo ang hinginig sa galon? Parang ganun ka pag uminom. Pastor, di, beer naman yung boses niyong pastor. Eh. Ako ganun ba? Sorry naman. Ayaw pa mahinis ang galon na tubig. Eh. Sausaw ang hiningi. Eh. Ganon ka-importante ang halaga ng patak ng tubig pag nasa impyerno ka na. Okay? Ganon kahalaga ang patak ng tubig pag nasa impyerno ka na. Tapos ngayon, ayaw mong maniwala kay Jesucristo? Sabihin mo si Jesucristo ay propeta? Sabihin mo si Jesucristo ay anak lang ng Diyos? Sabihin mo si Jesucristo ay diablo? Pastor, mukhang malapit ka ng magmura. Mapamura ka na talaga. Iiwan ko ba? Tingnan mo, gustong patayin lang si Jesucristo. Gustong batuhin. Bakit? Dahil diniklara kasi ni Jesucristo na siya ay Diyos. Equal with God. Lalo na doon naman sa ano? My Father and I are one. Babatuhin. Yung gumagawa ka ng kapangyarihan, okay lang. Pero itong sabihin mo, equal with God ka. Papatayin ka na talaga namin. Pero si Jesucristo, hindi. Magaling si Jesucristo. Tumago eh. Tingnan mo. He hid himself. Therefore, hindi na makita. Saan si Jesus Christ? Mahabang buhok yun eh. Anong mahabang buhok sinabi mo? Ito yung 3 o'clock habit eh. Aktor lang yan eh. Nagreklamo na nga siya sa TikTok eh. Hindi nga ako si Jesus Christ eh. Aktor lang po ako. Kasi hindi magbigay mo na ng buhok mahaba, ng mata pa. Si Jesus Christ sa panahon niya, pag humalo na sa maraming tao, hindi na maalam, hindi na nalaalam kung sino si Jesus Christ. Kailangan pa siyang halikan. Halikan, kailangan pa siyang halikan. Kung sino yung halikan ko, yun na yan. Bakit? Yan ba yan? Parang wala lang sa ano yan ah. Pero sige. Bakit? Jesus Christ kasi, ang mukha niya, common. Brosco. Carpintero. Ganun siya eh. Baka inisip niyo, puting-puti si Jesus Christ. Ang kulay sa mga farmer brad, ang kulay sa mga carpintero, hindi naman maputi yan, katulad natin na ka-opisina. Ang kulay ng mga yan, naka-brown na yan. Oo, tapos ang damit niyan, hindi yung special, lagi din nilagyan. Ito kasi 3 o'clock habit eh. Nilagyan kasi ng magandang damit, yung parang maganyan, na para magsalita siya, talagang gano'n. Hindi naman ganyan eh. Kasi, Pastor, bakit gano'n, no? Bakit si Jesus Christ wala man lang? Mga kapatid, sinadya ng Panginoon yun na walang makaisip na
Lord, teka lang ha. I-drawing ka namin. Teka lang, teka lang. I-drawing ka namin. Kaya para masabi namin sa mga kanununuan ng mga henerasyon na, hoy, ito ang mukha ni Jesus Cristo ha. Oh, wag ka muna gumalaw, Lord. Walang nangyaring ganun, Brad. Bakit? Alam na ni Jesus Cristo, ayaw ni Jesus Cristo na sambahin yung demonyo, sambahin yung rebolto. Nang sabi nga ni Brother Limwell, ano yung sabi, Brad? Sabi ni Abraham, Bill, daming mga ano nito, mga bato-bato, mga rebolto, ah. Binasag-basag niya ngayon. Nung kita ni Tira, yung tatay niya, oh, bakit nakabasag-basag niyan dyan? Anong ginawa niya? Ano? May ano ba? Hindi, nag-away-away sila eh. Eh, paano mag-away-away mo yan? O lang, hindi naman makalakad. Aha! Hindi pala makalakad, ha? O bakit? Isinamba niyo? Abay, may punto si Abraham. That is why Abraham, siya, sa lahat ng tao, mga kapatid, sa panahon niya, kay Abraham lang talaga siya nakakita ng tamang puso. Kaya pinili si Abraham. At nangako pa ang Diyos. It is my covenant. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga pa-all throughout the Bible, laging sinasabi ng Diyos, because of your father's sake, Abraham, Isaac, and Jacob, laging sinasabi dyan. Nakita niyo? Because they are heroes of faith. Their faith is unwavering. Kahit minsan kasi, takot lang naman kasi yun ang nangyari sa kanila, kaya ganun lang. Amen mga kapatid? Ano kaya ang pwedeng title natin salita ng Diyos araw ito? Because my word has no place in you. Kapatid, pag ang salita ng Diyos walang puwang sa puso mo, magiging katulad ka ng Pariseo. Alright? You will not do the work of Father Abraham. Sabihin mo pang Hudyo ka at Father Abraham meron ka. You will not do the work o Father Abraham, kung walang puwang ang salita ng Diyos sa inyo. Pag may puwang ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, you will serve the Lord, believe me. You will serve the Lord. But if the Word of God hath no place in your heart, wala kang pinagkakaiba sa mga Pariseo. And the Pharisees, the devil is their father. Murderer since the beginning and the father of lies. Amen? I hope you understand and you learn something today. Purihin ang Diyos. Let us stand and let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for this day. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nawa, O God, ay ang salita ninyo ay mamuhay po sa aming mga puso. Magiging may bunga, O God. Patawad sa aming mga kainan at mga pagkukulang. Lord, abayin niyo po kami and have mercy on us. Mahabag po kayo sa amin. We are weak. That is why we need you, O Lord, in our life. We need you to guide us, give us a humble heart, and let us to be faithful, Panginoon. Help us to be faithful in you. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At gabayan niyo po kami sa aming masunod pang gagawin. Pagpalain niyo po ang bawat kapatiran dito and their families. Purihin po iyong pangalan. In all these things, we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord, the Son of the Living God, and our Savior. Amen and amen. Ready?